Ayan. Yung isa is yung pink set or yung rejuvenating set. And ito namang isa ay yung kanilang hydra set or yung blue set, yung may cooling effect. Mas marami yung mga active ingredients na nakalagay dito. Masusunog yung face natin. I just wanna be happy, happy. Hi! Welcome or welcome back to my channel with another video. And para sa video natin ngayong araw ay pag-uusapan natin itong dalawang facial set ng Rosmar. So itong dalawang facial set na to, of course, pareho natin siyang nagamit. And before tayo mag-start dito sa gagawin natin is disclaimer lang po na lahat ng sasabihin natin about these two products ay based sa experience natin. Note din po na hindi tayo magkakapareho ng mga experiences or ng mga result na makukuha sa certain products na ginagamit natin. Yes, pwedeng makakita tayo ng result and pwede din naman na hindi. And hindi naman ibig sabihin na naging effective sa akin ay magiging effective na sa lahat. Dahil meron tayong kanya-kanyang skin type and kanya-kanya din kung paano mag-absorb yung skin natin, yung katawan natin sa mga product na ginagamit natin. Kung gaano ka-fast absorbing. So, itong dalawang facial set na tinutukoy ko ay itong dalawang, ayan. Yung isa is yung pink set or yung rejuvenating set. And ito namang isa ay yung kanilang hydra set or yung blue set, yung may cooling effect. So, first, uunahin natin, of course, itong rejuvenating set nila. Itong pink. So, nung ginamit ko to, ano ba yung dapat natin na i-expect sa isang rejuvenating set? Siyempre, meron siyang hapde, meron siyang kate, ganun. And, ayun, depende din kung paano natin siyang gamitin sa face natin. So, nung ginamit ko to, hindi ko masyadong ginagamit or parang twice or thrice ko lang na ginagamit yung night cream. So, meron pa akong night cream na natira. Ayan, marami pa. And yung sunscreen niya is, of course, everyday, ganyan, and as much as possible. Pag gumagamit tayo ng rejuvenating set, is kailangan meron tayong extra sunscreen dahil ang konti lang, diba, ng mga nakalagay sa mga facial set, yung mga included na sunscreen is 10 grams lang siya. So, it's not enough yung 10 grams for 1 week or for 10 days or for 21 days. Tingnan natin yung naging experience ko dito sa pink set. Dito kasi sa pink set, mas marami yung mga active ingredients na nakalagay dito. Starting from sabon, ayan, di ba? Yung sabon na dalawa. And yung dito na sa night cream and even dun sa toner is meron din. Pero mas, I think, natotolerate ko doon sa toner kesa dun sa sabon and doon sa, eto, sa night cream nila. So, yung pang-araw natin is yung condensed soap, yung may swirl ng pink, yung toner, and then yung sunscreen. Sa panggabi naman, ang gagamitin natin is yung orange na soap, yung included din dito, yung orange peeling soap, yung toner, and itong night cream. So, note po na yung mga night cream ng mga facial set is matatapang talaga. So, wag na wag tayong magkakamali na gamitin ito sa araw dahil masusunog yung face natin. And pag gumagamit tayo ng rejuvenating set, palagi kong sinasabi sa inyo na wag na wag na wag tayong magbababad sa araw o mag-expose, magpapaka-expose sa araw kasi masusunog yung face natin. Instead na pumuti yung face natin is, ewan ko, kayo na yung magsabi kung ano yung magiging result pag nasunog yung mukha natin while using rejuvenating sets, di ba? So, I expect naman natin sa paggamit natin ng rejuvenating set, of course, meron siyang konting kate. Hindi ko alam kung, kasi konti lang yung na-experience ko dahil nga hindi ko naman masyadong ginagamit itong mga night cream. 2 to 3 times a week lang. So, I expect natin meron siyang kate, of course. And meron siyang pamamalat. And yung redness, given na rin yun, especially pag halimbawa kamot tayo ng kamot, kaya yun yung number one na iiwasan natin. Huwag tayong kamot ng kamot kasi pag kamot tayo ng kamot, magiging cause din yan ng irritation sa skin natin. And if ever man na hindi nyo kaya o hindi na matolerate ng skin ninyo yung hapde na nararamdaman ninyo, is huwag nyo nang ituloy, stop nyo na kasi baka mas lalong masira yung skin barrier natin and mas lalong hindi natin magugustuhan yung result
kung itutuloy-tuloy natin yung paggamit ng rejuvenating set. So, hindi ko naman sinasabi na itong rejuvenating set ng Rosmar is mild siya or hindi siya ganun kahapde, hindi siya ganun katapang, ganun. Siyempre, rejuvenating set pa rin to. And sabi ko nga na may kanya-kanya tayong experience, may kanya-kanya tayong skin type. So, maaring kayang-kaya pang itolerate ng skin ko yung hapde, but dun sa iba is hindi na nila kaya. Especially, kung yung skin po ninyo is very sensitive. So, I think or I suggest na wag na lang kayong gumamit ng rejuvenating set kung yung skin ninyo is sensitive kasi baka mas lalong hindi niya kayanin and baka hindi ito yung product na para sa inyo na hinahanap ninyo. But after naman siguro na mga 5 to 7 days or up to 10 days, yun makikita nyo na yung result na pumuputi yung skin ninyo, nagiging glassy effect na siya and of course madali siyang makapagpa-dry ng pimple and yung mga pimple marks natin dyan is nakaka-help din siya para mag-fade. Yun nga lang dun sa mga rejuvenating sets na ganito is hindi natin siya pwedeng gamitin ng long term. Usually 21 days up to 1 month lang natin sila gagamitin and after that siguro bibigyan natin ng time yung skin natin to heal, to recover. And then, siguro after 3 months or 4 months, up to 6 months, saka ulit tayo gagamit. And then, or mag-switch tayo sa pinaka-mild na set, facial set, which is eto ng, yung blue. Eto is very, very mild. So, kung ikaw is naghahanap nung effect na puputi yung skin mo, ganyan, magiging glassy effect yung skin mo, mawawala yung mga pimple marks mo. So, this one is hindi ito yung hinahanap mo. Kasi ito, nung ginamit ko siya, parang wala naman siyang ginawa sa skin ko, walang nangyari sa skin ko. Parang, ayun, okay lang. Ganun. And hindi ibig sabihin na pang maintenance ito dun sa mga mild set is kailangan gumamit muna tayo ng mild set before ito. Okay lang na magdiretso na tayo dito. Kung ayaw nyo talagang ma-experience yung mga redness, mamamalat ganyan, chiraling sa face natin, is, ayan, pwedeng-pwede nyo nang ito yung itry ninyo. Pag ginagamit ko to, medyo malamig siya sa skin, which is good. And ito lang talaga yung mga facial set, sa lahat ng facial set na nagamit ko, na naubos ko yung laman. Yung mask. Ayan. And yung laman niya is medyo minty ganon or malapit-lapit ng konti sa Colgate. Medyo yung minty na Colgate or Colgate na blue, parang ganon yung amoy niya. So marami din mga nagtatanong kung halimbawa tayo ay nagpapadede, ganyan, or buntis, pwede ba tayong gumamit ng rejuvenating set? So, since mga mild lang naman to, and sinasabi din naman ni Miss Rosmar na safe siyang gamitin for mga lactating moms and preggy mommies natin out there. Syempre, kayo pa rin yung magde-decide kung gusto nyo talaga or mas maganda na mag-consult muna tayo sa doctor natin bago tayo mag-proceed sa paggamit ng product na to. It's better to be safe, diba? Kesa na nag-iingat tayo kesa yung mag-proceed na agad tayo kasi baka maputo risk natin yung ating babies, diba? So, uulitin ko lang kung ikaw, kung gusto mo na ma-fade yung pimple scars mo, pimple marks mo, and ang gusto mo yung hinahanap mong effect is yung nagpipil, ayan, yung namamalat-malat yung face natin, and then after is magiging glassy-glassy na yung skin natin. This one, itong pink set, ayan, ito yung ganun yung effect niya. And I have a review about this. Lagay ko na lang yung link niya sa description box or dito sa I button natin dito sa taas. And kung ayaw mo naman ng mga namamalat, ganyan, and yung mga mahapdi, makate sa mukha, is ito naman yung ma-re-recommend ko. Itong kanilang Kagayaku Hydra. And okay din naman yung yung si Rosmar 24 Hour, yung mild set din nila. Okay din yon, kaya lang parang medyo maanghang yung niya. Yung effect niya, instead na parang malamig, kailangan may electric fan kang nakasipat sa face mo para ma-feel mo yung lamig niya. Kasi kung wala, parang maanghang yung effect niya sa face natin. So, ayan, napasegway na naman tayo dun sa isang product na yun. Ayan, meron din po tayong review about dito. Ilalagay ko na lang din yung link niya down below or dito sa ating I button dito sa taas.
And sana naka-help itong video na to sa'yo. I hope na nag-enjoy ka din sa panunood kahit wala yung aking little apprentice. Stay beautiful and kita-kits on our next video. Bye-bye!